Nay si reklamo ni Police Brigadier General Agripino Javier retired ng Quezon City ang di umunoy paulit-ulit na panghaharas at pagbabanta sa kanya ng kanilang sa kanilang lugar na wala namang di umanong ginagawang pag-aksyon ang ating kapulisan. Sa telepono po natin, Brigadier General Agripino Javier ng Quezon City, Office of the President at Advisor on Peace Process. Okay, General Javier. General Javier, good afternoon po. Magandang tanghali po, Yusek Dino at si Yusek Edco kay Colonel Libunaw. Unang-una po ay konting paglilinaw lang po. Wala pong kinalaman yung opisina ko, ang Office of the Assistant Secretary for Assistant Presidential Assistant o OPAP. At taga Nueva Ecija po ako, yung aking isang address. At hindi po ako ang hinaharas. Ako lang po ang magpaparating kasi noong mga reklamo, kasi ako din po yung nag-report noong mga reklamo na yan sa Isumbong, sa aming regional director at sa aming provincial director. At ako po ay pinayuhan na parating ko na rin dito sa i-connect yung aming mga reklamong ito. Tuloy po, General. Noong pong mga nakakaraan panahon, marami pong political killing sa amin. Hindi po yung nireklamo ko kasi po ay yon ay laman na ng report na alam ko nakarating na sa Office of the President. Yun po ay puro under investigation. Ang kaya ko lang po nabanggit yun, yung mga pataya noon, political killing at mga panununog, yung isa, nakarating na rin po mismo sa ating Pangulo, yung panununog kay Vice Mayor. Hindi na po yun dahil iniimbestiga na po yun. Kaya ang kinalaman lang po nito, yung mga nangyayari ay yun ang nakakaragdag para magkatakutan ang mga tao. Dahil alam nila na yung gumagawa ngayon, siya rin gumawa noon, madali na pong takutin ang mga tao. Sa ngayon po, meron ang, alam ko, kulang po ang oras natin. Meron na pong at least siyam na kaso ng harassment. Tinatawagan, pinapadala ng bulaklak, pinapatputokan ng labintador o ipapagpagputok yung mga bahay. At may mga kaso po ng sightings ng mga armed men na umiikot sa aming barangay. At meron din pong dalawang pulis na inireklamo na sila po mismo ang nangharas doon sa mga residente. Yun po, sa maikling paliwanag po, yun po ang aming reklamo. General Javier, ito naman ang aking masasagot. Pagdating sa barangay, pag kami kinalaman dito ang mga barangay official at meron akong complainant, padala nyo sa akin. Within 72 hours, bibigyan ko ng Shoko's order o summons to explain kung may katotohanan itong mga reklamo at bilang punong barangay. Kailangan ng partisan ka dyan, kayong mga barangay captain, nilagay kayo dyan para paglingkuran nyo ang inyong constituent. Hindi para gamitin kayo ng mga politiko at mangharas at pinababayaan nyo ang harassment dyan sa inyong barangay. Oras na malaman ko dyan na pinababayaan nyo at kasabwat kayo para supilin ang kalayaan ng inyong constituent, ako mismo ang magpapile ng demanda laban sa inyo. Basta't kasama ko at katulong ko, meron akong affidavit galing dun sa mga hinaras. Ayan po masasabi ko sa inyo, General. Ayun, oo. Ay, Yusek, actually hindi po kasama sa reklamo ko, sa listahan ko ng reklamo. Hindi ko po kasi kasama sa Isumbong yan. Meron pong dalawang barangay captain na aktibo po sa pangharas. Yung isang isang barangay captain po ay dating pulis. Pinatawag na niya yung lahat ng tauhan ng barangay at sinabihan na kung hindi maiboboto si mayor ay mag-resign. Yung po hindi nag-resign, tinanggal niya. Yun naman po isang barangay captain. Kasala ko yung pong umiikot ngayon dahil yung barangay captain nito nakilala bilang siga-siga sa lugar at nagbibigay ng warning. Nagbigla ko lang po naalala ngayon, nakita ko kayo at binanggit niyo. Ang nakakalungkot lang po dito, Yusek, wala pong gustong
magreklamo ng pormahan. Ganon din po doon sa dalawang polis. Wala pong gusto. Kaya po, ito naman po, ang aking pong purpose ng pagpunta rito ay makarating po para maging on record dito sa office ng CPNP. Yun ang nangyayari sa amin. Hindi ko naman po in-expect na magkakaroon tayo kagad ng resulta. Alam ko po ang ating proseso. Alam ko po ang ating kailangan ng due process. Ang sa akin lang po ito, for the record, na kami nagreklamo at usakaling mo po na maging grabe pa yung situation, maging reference ito ng susunod na aksyon ng police. Ang kailangan po kasi ngayon ng San Antonio Navy Seal ay hindi ko na po sasabihin sa ngayon muna na imbestigahan yung mga patayan. Mukha pong wala pong mangyayari sa ngayon. Kaya nga po, gusto nilang magkaroon ng bagong pamunuan dahil pag nabago na raw po, matitigil na yung patayan at may investigahan na. Yes, sir. Yung hello. Mga patayan. Hello, sir. Po, sir, maputo lang po kita, Sir Javier. Ano? Lieutenant yes, Colonel po. Roque Merdia po, sir. Matanong ko lang po, sir, pwede mo bang mabanggit kung sino itong direktang nireklamo po ninyo at kung pwede po naming makausap yung mga naging biktima nito? And at the same time, ano pong particular na aksyon ng PNP ang gusto nyo pong mangyari dyan sa inyong lugar po, sir? I understand yung procedure natin. Ano? Ako din, pag may nagreklamo, tinatanong kayo pangalan. Pero pasensya na kayo kung hindi ko mabanggit dito yung pangalan dahil baka naman, kasi may report na dyan eh. Ang sabi ko, ang may advice ko sa inyo, pakitingnan niyo yung report dyan. Ang kaya ako nandito ay para i-follow up yung report na yon sa isumbong. Yeah. Ah, sige baka po. Baka naman dito. Ah, yes sir, dito. Yes sir. Okay sir. Oh. Sir. Oh. Sir. Yes, opo. Ay, Sir Javier. Colonel Limbunaw opo. Po. Opo. Ah, sir. Sir, tama-tama sir, nasa linya ng telepono natin ngayon. Yun, bago. Yeah. Ito, bago to. Bagong provincial director ng Nueva Ecija. Nasa linya natin. Si Colonel Roderick yes, Campo. Hello. Magandang hapon, PD. Yes, ma'am. Sirs. Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Oh. At papagpanain po sana tayo ng may kapal. Bagong-bago yan si PD. Bago-bago. Si Colonel Campo. In fact, mainit-init pa. Oh, nakita kami nung Saturday. No? Ayan po. Colonel Campo, hello. Yes, ma'am. Oh, narinig mo ba yung idinudulog sa atin ni Sir Javier? Opo ma'am, sa totoo lang po ma'am, lagi kaming nagkakausap ni Sir Javier tungkol po sa mga complaints niya. At halos lahat naman po ay na-actionan natin yun. And for the meantime po, may dalawa siyang pulis na sinasabi, pinapa-validate ko po yung, hello? Sige. Sige, go ahead, nawala. Hindi, yes, sige, wala sa sila. Sige, PD. Okay lang. Okay, PD. Nawala. Nawalan po. Yung dalawang pulis po na sinasabi ni Sir Javier ay binavalidate po namin yun at iniimbestigahan. Colonel Campo, si Yusek, yes, si Yusek Engko po, no. Yung yes, mga binabanggit Yusek. Na ano daw to, yung mga patayan at iba pang violent incidents doon, meron na rin po ba tayong action doon? Opo, Actually, may persons of interest po tayo doon sa nung pagdating ko. May isang incidente doon. Ay, yung may, ano? May naisampan na din po tayong kaso tungkol doon. Ayun naman pala. So, ito yata yung sabay, yung babae ito, no? Yung napatay na taga galing Buliran yata. Apo. I see. Ako naman okay. on part doon sa mga barangay. Kahit na hindi nyo nire-request pa, iimbestigahan ko agad yan. Titignan ko ngayon kung saan barangay yan, yung mga harassment na yan. At pag walang ginawa yung barangay captain, o kasabot pa siya dyan, pasensyahan tayo. Bibigay namin ang kung ano ang tinatadhana ng batas. Ayan. Ay, Sir Javier. Pwedeng magsalita, ma'am? Yeah, sige po, sige po. Yan sana gusto ko sabihin kanina, talagang bagong-bagay yung ating PD. At umaaksyon po, no? Karamihan po na nangyari ito ay nangyari nung bago siya dumating. Mm. At hindi ko po inaasahan na masolve niya kagad kasi marami na nag-PD dyan, nag-RD.
galing si Ma'am Emma din dyan sa Region 3. Alam natin yan. Yes, ako sir, mismo, yes, galing ako sa Region 3. Yes, sir, ako mismo, chief of staff ako noong nangyari ibang patayan. Kaya yung sa report ni Presidente, nababanggit pa ako na hindi raw ako umaaksyon. Sinotolerate ko raw yung nangyayari sa bayan namin. Matagal na po yan. Marami na po. Nag-retire na yung ibang mga general na nagwan dyan. Ang sa akin lang po ngayon, hindi natin masosolve yan ng ngayon biglang-bigla. Mabawasan lang po natin yung incident. Paano po ba natin mababawasan yon? Unang-una po, dagdagan nyo lang po yung police na independent, hindi under ng estasyon, hindi under ni Mayor yan. At po, nag-usap na kami ni PD. Dinagdagan na niya, pero kulang pa rin. Kasi po, ito po mga police na ito ang magre-responde, yung independent unit na ito, sa mga reklamo ng harassment. Sa mga reklamo na mayroong mga umiikot na mga armadong tao, sila magbe-verify. Kasi po, pag sinabi nilang hindi, hindi totoo yan, paniniwalaan po, mawawala ang takot ng mga tao. Yung po, ang police natin ngayon, pag nag-umaksyon, kung makaka-action man, at sinabi nilang dito to, hindi po pinaniniwalaan ng mga tao kasi tao doon ni Mayor. E tao din doon ni Mayor yung mga umiikot. Kaya maganda po, madagdagan ng independent police para magkaroon ng credibility yung investigation na ginagawa. Pangalawa po, kung pwede, total, dating din tayo dyan. Ngayon pa lang, alisin na lahat yung police na identified kay Mayor at police na identified sa akin. Lahat ng makikita nila na relative ko o ipinasok kong pulis o akin nasa servisyo, alisin po natin lahat ngayon pa lang para lang magkaroon ng patas para matahimik ang mga tao. Maganda suggestion yun. Yun lang po ang hinihingi ko ngayon. Independent talaga. Fair, no? Para po walang masalabi si Mayor, unang alisin yung mga tao ko. Lahat ng makita nila na kapag-anak yan, tao niya yan, siya nagpasok ng pulis dyan. Kasi talaga si General. Sir, pagkatapos ng sitin yung police ni Mayor. Sir, yung mga sinasabi ninyo na naharass, are they willing to come out in the open and file the necessary charges, no? If ever? Hindi po, Yosek eh. Kaya yun na nga po nakakainis sa mga kababayan ko eh. Reklamo na reklamo sa akin lang. Kaya ako naman naging papel ko na parating dito. Yung ang magiging resulta lang po nito ay pwede nyo siguro nga at to certain degree ay pagtiwalaan yung intelligence report. Meron po niyan. Meron po niyan sa kamtrami. General, aaksyonan po natin yan at on our part sa barangay. Gagawin po. Salamat po sa pagtitiwala sa ating programa. And definitely, nakarating na sa ating mga kinakaukulan from Philippine National Police and DILG. Masa po kayo. May mangyayari yung sa reklamin niyo. Maraming maraming salamat sa pagtitiwala. Thank you. Ayan. Salamat po. At syempre, salamat din kay Colonel Roderick Campo, ang OICP, Provincial Director ng Nueva Ecija PPO.